Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsyas, atin ang papasadahan ang isa sa mga nakapilang requested ng ating subscribers and followers, ang pambihirang laban ng batang ito na si Fidemaster Tanito Lua Adewumi na pinanganak sa Nigeria pero lumaking USA. Ang sabi nila ito raw ang maaaring makabreak ng record ni Abhimanyu Mishra ng USA na sa edad na 12 at 7 months nakuha ang Grandmaster. Itong batang ito ay magte 13 years old pa lang this coming September 2023. So maaari niya mabreak ang record na 12 years and 6 months man lang. Break na niya kagad. Pero kailangan niyang paspasan, no? Fidemaster pa lang siya eh. Pero nagkukumpleto na ng IM norms. May IM norms sa itong batang ito eh. Ito ay lalong sumikat nitong nakaraang December 2022 matapos magpasiklab dito sa katatapos lang na New York Fall Invitational Grandmaster Norm Tournament na kung saan kasali dito ang ating pambato na si Grandmaster Mark Paragua. Sa end part ng video, papakita ko sa inyo ang standing. Ang kalaban niya dito sa round 1 pa lang ay si Grandmaster Jurabek Kamrakulov ng Uzbekistan. Tingnan na kagad natin ang ginawa ni Adewumi, nag-E4. Nag-C6 lang dito si GM. Makunat, no? Karokan, D5, kinapture, exchange karokan ng pinasok, Bishop D3, develop, Knight F6, C3, solid-solid lang, Bishop G4, nagparamdam kagad ng kalikot ng atake at iniwasan lang Queen B3, inatake ang pawn sa B7. Dito mga kamatsyas ha, huwag kayong basta-basta mag-F3, although bookline pa rin naman yan, yun nga lang pag F3, aatras lang yan, Bishop H5, tapos yung square na para sa knight, medyo naabala ng bahagya ang development ng kingside pagkaganyan. Provoking talaga yung F3, discarte ng black yan eh. Pero para mapanatiling solid ang kingside, Queen B3 pwedeng-pwede may atake sa B7. At dito nag-Queen C7, dinipensahan lang. At nag-Knight E2 develop, kinapture na, capture, at nag-Knight C6 develop, castle, E6, Bishop E3, at dito nawala kagad sa talaan ng aklat. Yan ang bago ng batang ito. No? Kasi sa natural na teorya, Bishop F4 ang palagi ang ginagawa dito na pag kinapture yan, may Queen takes B7, double attack ang Tore at Knight. Dito sa theory, Queen D7 ang madalas ginagawa. Okay, yan ang natural pero dito nag-Bishop E3 lang, simpleng develop lang. Bishop D6, atake sa H2, at dito nag-G3, binarhan, at nag-H5, gustong-gusto, gigil umatake ang GM, at nag-Queen D1, H4, atake kagad, no? King G2, syempre, kailangan depensa ng G3, Knight to E4, dagdag atake na naman, load ng attack sa G3, at nag-Knight D2 para alisin ang Knight na yan, kumapture sa G3, H takes G3, nag-Bishop takes G3. Gigil yarn? Gigil na gigil ang GM na ito at dito nag-Rook H1. Okay? Bagaman nakakapture sa G3 ng pawn, pero kitang-kita sa evaluation bar, pabor pa rin sa puti. At maaari nyo maitanong, Coach, bakit hindi kinapture ang sacrifice bishop na yan? Mayroon kasing matchas. Iyakan time. Shake hands, pirmahan ng score sheet dahil long game ito at iyakan time na. Okay, long game kasi itong round robin na ito eh. Yan. Kapag naman kinapture ang knight sa e4, mayroong rook h2 check. At kapag nag-king g1, mayroong d takes e4. Hindi pa rin makakapture ang bishop dahil pag queen takes, laging may matchas. At dito, delikado na ang white king. Kasi kapag nakapag-castling na yan, aba, yung tore ilalagay dyan. Eh, lalo na, wala na. Awarding na yan mga kamatchas. Iyakan time na yan. Okay? Kaya dito nag-rook h1 para maiwasan ang coming rook h2 check. At dito kumapture na, capture, bishop d6 atras, capture, capture, queen h8 check. May panimpla dito ang bata. Bishop f8 at dito mga kamatsyas, nag-d5. Ayan. Malamyaw yi rin ang diskarte ng batang ito, no? Ba't mga bata ngayon atakador, no? Kumapture, sacrifice, at dito nag-bishop c5. Yan ang pakay ng batang ito. Kinaslingan lang queenside at kumapture. Lamang ng isang buong pyesa ang bata. At nag-f5. Pero nakapin pa rin naman. Hindi pa rin basta-basta makakawala. At dito nag-queen g8. Bakit? Kasi maaaring maitanong nyo, Coach, ba't di kinapture ang pawn sa g7? May capture kasi. Capture, capture, at sisimplihan lang ng rook g8, eh mababawi ang pyesa. Pag nabawi, tubo pa dahil malakas ang sentro ng black. Okay?
Kaya dito, nag-Queen G8 para maiwasan naman ng Queen F7 na makakapagpabawi. Mababawi yung bishop eh. At nag-King B8 para hindi naman makatiming ng check at manatili ang queen dyan na nakapin. Rook H1, ayun, pupunta. Re-rescue. Rook H7 o kaya Rook H8 at dito nag-F4. Ayan na, may F3 na paparating. Nag-F3. Ayun, binarhan na kasi ano na yan, ipupush na yan eh. D4, ayan, talagang rumaragasa. Talagang mainit ang dugo ng GM na ito. Atakador talaga. Pero alanganin po, kitang-kita sa evaluation bar, dapat daw ang tira ay King A8. Yun pala tira dyan. Talagang magsumiksik sa dulo, no? Papaano kung halimbawa mag-Rook H8 na, mag-A5. Pero slightly better lang ang puti, no? Kailangan lang ng iba yung pasensya dito ng black. Mahaba-haba pang laban yan, mga kamatsyas. Grabe, no? So, balik tayo, nag-F3, nag-D4 dito, and sinimplihan lang, C takes D4, pero much better daw po ay Rook H8. Kapag nag-D3, Bishop D1. Kapag nag-E3, hindi ba nakakatakot yan? May Queen E6 na. Okay? May depensa na ang Bishop sa F8. May paparating na Bishop D6. Yun ang gusto mangyari ng puti. Okay? Kaya decisive advantage ang white. Kung mag-E2 naman dito, eh, kakapturin lang, capture, ayun pa rin, may Bishop D6. Hindi pwedeng capturein, nakapin. Ayan, may ganyang tactical blow na paparating. Balik tayo. So, ang ginawa dito, kumapture ang bata eh. Knight takes D4 and nag-Rook H8. Ayun, nakita na yung plano. Magbi-Bishop D6 mga kamatsyas. Nag-E takes F3 check. King F2, iniwasan lang. Kumakarga talaga ng trap ang bata oh. At dito nag-King C8. Ayan, nakita rin, naamoy din naman ni GM. At nag-Bishop D3 umiwas. Equal pa rin ang evaluation oh. Magulo ito, no? Bishop D3 para walang pasok ng Queen C2, mga ganon. At dito nag-Queen E5, yun lang. Bad move na naman. Okay, bumibigay dito si GM sa complicated position. Dapat daw ang accurate move ay Queen B6 para may sundot talaga sa King. Oo nga, no? Tapos ang gagawin naman dito, mag-B4 na pag umalis ang Knight, mayroong Bishop C5. May ganyang pangharang kung saan naman aalisin ang Knight with discovered check. May pangharang. Okay? Pero yun nga, mahirap makita eh. Queen E5, ang gusto dito ni GM, Queen E3 check, mga kalikalikot check kagad, at nag-Queen C4 check, Knight C6 harang, at dito pakigess nyo po ang excellent move na inihataw ng batang ito. Sa ilang sandali lang, itutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga naka-spot Bishop takes G7. May karga na tira ng batang to, no? Pwede. Sacrifice, atake sa queen. At dito, kinapture ang sacrifice bishop. So dito mga kamatsyas, klaruhin lang natin, no? Kasi may mga check-check dito eh. Wala bang gulo-gulo yan? Pag tsumik, pwersado, king F1 at magro-rook takes H8 na lang. Okay, hindi kasi pwedeng kumapture dyan, kakapturin lang, hindi makakaangat ang tore dahil nakapin nga. Kaya dito, kakapturin na lang yon, tapos bishop takes. Wala namang matchas. Wala naman eh, safe naman eh. Okay, ito na yung paparating, may mga check dyan, pero timing lang. Ayan, magulo pa rin, pero safe ang white dito. Okay, balik tayo. Queen takes, Bishop F5, checking C7. Ayun, nakalculate na ng bata. Rook H7, huli ang queen, mga kamatsyas. Tanong, bakit kaya hindi dito pumunta, no? Kasi dito may huli. Ah, mag-rook takes D8 lang, ganun pa rin pala. Pag kinapture ng knight, may matchas sa C8. Okay, kalkulado ng bata. Kaya pala dito, king C7, rook H7 na queenless, chumek. King E1 lang, queen takes, ayun, na queenless. Rook takes B2. Pero ayaw mag-resign dito ng GM kasi nga medyo sa isip niya, bata ito, baka bumigay pa. King B6, Queen E3 check, King C7, capture, at nag-A5, Bishop E4, Rook B4, laban pa rin si GM. Oh. Tinitigasan pa rin ang depensa, Rook D7, King F2. Okay, Rook E7, King E2, King D6, King D2 lumipat sa D-file, King C7, King C3. Ganyan ang pag-drive niyan mga kamatsyas ha. Kahit lamang ka na, kahit
down pa ng queen ang kalaban mo, ingat pa rin hanggang dulo para talagang totally maparesign mo kalaban mo. King B6, queen F2 check. Dito kasi kung ka-capture sa knight na parang mabibitin ang tore, may check kasi sa C5 eh. Okay? Kaya dito ginawa ay queen F2 check, rook C5 check, king B3, yun nga lang. Sugswang, delikado, di makagalaw ang tore. King B5, chumek, pinabalik sa B6, at nag-queen E3 lang. Sinusugswang lang, no? Ibig sabihin, para ma-paralyze lang ang pyesa ng black. Bishop E4, knight C6 balik, king A4, at dito nag-knight D8, bishop F5, knight C6, bishop C8. Ah, okay. Kakagat po ng capture sa B7 at mabibitin ng tore sa C5. Knight A7, ayun, nag-bishop takes B7 na nga, at dito nag-knight B5, bishop F3, umatras lang, at dito nag-resign na si GM. Bakit nag-resign? Ano ba ang binabalak dito? Halimbawa, kung bumalik lang sa A7, magku-queen B3 check, na kapag bumalik knight B5, magku-queen E6 check, kapag nag-king A7, queen E7 check, ay, oo, madadali pala ang rook sa C5 eh. Kapag nag-king B6, may queen B7 check, matyas. Kapag naman iniharang ang tore, may check sa E3, angat, check ulit, bibitaw ang king sa knight, talo na rin. Okay? Kapag iniharang ang knight, may queen takes naman. Talagang totally talo na talaga ang black. Okay, at silipin natin ang final standing ng Round Robin tournament na ito. Champion ng ating kababayan na si Grandmaster Mark Paragua. Actually, nakalaban ni GM Maki sa last round itong batang ito eh. Natalo siya sa winning position, mga kamatsas. Pero kahit siya natalo, eh, tingnan nyo naman, champion pa rin ang ating kababayan. Second ang pinisak ng batang ito na si Jurabek ng Uzbekistan. Diba? Malakas tong batang to. Fourth place, nakakuha raw ng IM norm dito si Adewumi. Natuwa nga si GM Maki sa batang ito kasi nga kahit natalo siya, nakakuha naman ng IM norm itong batang ito. So malaking bagay, malaking tulong, deserving sa ginawa niya. Super losing siya kay GM Maki. Nakasundot lang eh. Ganun talaga mga kamatsas. Pero congrats pa rin sa kababayan natin na si GM Maki kasi champion siya dito sa torneyong ito. Tututukan natin ang batang ito ha hanggang sa maging GM. Sana nga lang mabreak niya si Abhimanyu. Kailangan niya makuha at least 12 years old and 6 months kasi 7 months yung kay Abhimanyu Mishre. Oh, mabigat, kailangan paspasan ng batang ito ang round robins. Maraming round robins sa USA mga kamatsas. Nakita ko yung schedule nila. May mga series of invitational round robins sila. Talaga nag-i-invite sila ng mga foreign GMs para makatulong sa mga IMs, especially mga taga USA sa local IMs and FMs nila, matulungan maging GM. So sa long game kasi nakukuha yung title talaga mga kamatsas. Sa rapid, sa blitz, wala, rating and experience lang yan eh. Pero sa long game talaga, diyan may kaganapang makuha ang talagang titulo. Kaya napakaganda ng programa ng USA. Sana magaya natin. Nandito po ang inyong lingkod para maghanap pa ng maraming mag-i-sponsor sa Round Robin Standard Tournaments. Magastos nga lang mga kamatsas. 7 to 10 days ang binibilang pagka mga ganitong Round Robin. Kasi isang laro, isang araw eh. O, pinakamarami na dalawang laro sa isang araw, kaya aabutin talaga ng isang linggo eh. At buti na lang, nandito ang isa sa mga nagmamahal sa Philippine Chess Community, ang AQ Prime. Sa darating na February 10 to 19 ay gaganapin po ang ASEAN Chess Championship dito sa atin. 12 players round robin, kabilang doon ang ating mga kababayan na sila WGM Fryna, I am Daniel Kison, abangan nyo po. And 6 foreign players naman na manggagaling sa ASEAN countries. Ayan, abangan nyo. Pa-finalize natin ang lineup sa nalalapit na panahon. Ha? Pina-finalize lang ngayon. Okay? So maraming salamat po mga kamatsa. Sana natuto kayo at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.